Pinag-uusapan ngayon itong si DeMar DeRozan. Saan nga ba raw siya nababagay? Para sa Most Improved Player ba? O para sa MVP? Totally, hindi naman talaga may tatanggi na itong si DeMar DeRozan ay magaling. At lalo pa nga siyang gumaling sa season na ito, kung saan ay marami ang nagulantang sa kanyang ginagawa sa season na ito. Unang manalaro na siyang nakagawa ng back-to-back game winning shot. Kung ating titingnan, halos hindi magkalayo yung kanyang mga numero noong last season kumpara sa ngayon. Noong nakarang season, siya ay nag-average ng 21.6 points per game. Pero sa ngayon, ito ay tumaas at siya ay nag-average na ng 26.9 points per game. Hindi naman nagkakalayo yung kanyang averages sa rebounds at pati na yung kanyang field goal percentage, pero bumaba nga lang yung kanyang assist sa season na ito. 6.9 assist noong nakarang season, pero sa ngayon 4.5 assist lamang. Pero maliban sa mga numero, malaki nga rin ang kanyang naging impact para sa Chicago Bulls. And actually sa ngayon sila ang number 1. At kung sakaling magpapatuloy lang ang kanyang magandang performance, ang kanyang magandang numero, mataas ang tsansa na kahit ano sa dalawang award na iyon ay siguradong kanyang masusungkit. At samantala sa ibang balita, nagbigay naman ng update si Steve Kerr tungkol sa tunay na kalagayan ngayon ni Steph Curry. Technically, nagkaroon ng quad contusion sa Steph kanina sa kanilang laban, kung saan ito'y nangyari sa second half, pero kanyang tinapos pa rin ang laro sa loob ng 36 minutes. At para mismo kay Steph Curry, hindi niya gusto kung ano ang nangyari sa kanya. At ayon naman kay Steve Kerr, yung sinapit nga ni Steph Curry ay siguradong mas lalala pa. At kaya bukas mataas ang posibilidad na siya ay magpapahinga muna kasabay ng kanyang poor shooting, upang magkaroon siya ng bagong simula sa kanyang laban kontra Cavaliers sa pagbabalik ni Klay sa Lunes. At samantala sa ibang balita, Jalen Rose bumitaw ng salita sa Lakers. Para mismo sa kanya, sa ngayon, ang nilalaro ni LeBron ay pang superstar. Pero ang realidad sa ating mga mata, alam nating lahat na ang team na ito ay hindi talaga mananalo ng kampiyonato. Totally, hindi pa man nagsisimula ang season, mataas na at malaki ang ekspektasyon sa kanila para sa Lakers. Pero yun nga lang sa ngayon ay parang hindi umayon sa kanilang plano ang lahat. Nagkaroon sila ng mahirap na simula, nagkaroon pa ng injury si Anthony Davis, at maging laban sa mga team na ating masasabi na mas angat talaga ang Lakers sa kanila, pero nahihirapan pa din sila. Pero sabi nga nila ay maaga pa upang tayo ay manghusga. Pero para sa inyo, ano ang komento nyo sa sinabi ni Jalen Rose na hindi talaga championship team ang Lakers? At yan lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Peace out.